makalimlim na hapon sa atin mga ka Wormville Philippines, mga ka Agri, mga ka Tebolats. At binisita ko lang tong aking kaibigan si CK. Yan, kasi may order sila ngayon na vermicast. Yan, kaya ay bulati yata ang order sa kanila pero hindi ganun kadami. So marami na silang naturuan dito, kaya lang mukhang napabayaan naman nila yung kanilang production. Yan, mga ka-wormbill, ang kukyut ng kanilang wormbed. Ang order ko sa kanila ay 100 kilo. Eh, hindi ko alam ngayon kung gaano kadami yung makukuha natin dito. Baka nga 1 kilo, hindi pa tayo makakuha. Kaya mga ka-wormbill Philippines, importante na pag ganitong tag-ulan, kailangan pakainin ang mga bulate. Kasi nga, pag tag-ulan, gutom ang mga bulate, at the same time, stress sila dahil sa tubig ay nasosobrahan. Lalo na doon sa mga bulatihan na walang bubong. Pero syempre, naandyan lang naman yung bulati sa palibot, no? Kailangan mo lang maglagay ng bait. Pero kung titingnan nyo, lalaki ng bulati nila. Ayan, malalaki ang bulati nila, kaya lang kulang talaga sa pagkain. So sayang hindi masyado makaitlog kasi ready na rin yung kanyang vermicast na na-harvest. So kailangan lang nila dito maglagay sila ng bait para doon sa mga mapipisayan ng bulate. At saka doon sa mga bulating lumabas dito sa palibot nila. Ayan, so yan lang yung kanilang simpleng bulatihan, mga ka-Wormbill Philippines, mga ka-Agri, mga ka-Tebolats, no? Kasi nagsisimula pa lang ulit sila Dahil yung kanilang pinagbibigyan ay yung kanilang mga tinuturuan dito sa Ilocos Norte. No? So inorderan ko sila na 100 kilo, mga ka-Wormbill Philippines. So ngayong October ang kanilang harvest. Pero hindi dito ha, kasi malamang-lamang baka makakuha lang sila dito ng mga 5 hanggang 6 na kilo. Ayan, kasi tingin ko ay kukunti lang ang bulate nila sa isang bed, hindi pa yata maka-1 kilo eh. O, titingnan. Yung bed ko mga ka-Wormbill Philippines, ano lang yun? 1 meter by 6 meter, umaabot na yun ng more than 12 kilo. Kaya importante na lagi mo talagang papakainan ng iyong mga bulate. So ito, tagal na nitong napakain, hindi na nila nilalagyan. Assessment. Yan, ganyan. Kasi nga, marami silang pinagagawa dito. Kaya, yan mga ka-Wormbill. So, kung ikay magpaparami ng bulate, kailangan mong i-consider na malimit dapat sila din kakain. No? At tinatanggal yung kanilang old no na casting. So kasi pag hindi mo tinanggal yung old casting mga ka-Wormbill Philippines ay hindi din masyadong dadami ang iyong bulate. Yan. Okay. Yan mga ka-Wormbill Philippines, kasi meron silang grubs. Ayan. O patingin nga ng grubs. Yan. So malaki yung grubs na nakita. Yan mga ka-Wormbill. So tinatanggal din natin yan kasi pag hindi nga tinanggal natin yung grubs na yan ay ayun pa isa. Gumagalaw-galaw. Yun. Yun, no, kitang-kita. So nakakamatay yung ano niyan, mga Wormbill Philippines, no. Yung pupo niyan pag may ganyang klaseng grubs ay affected din yung pagdami ng iyong bulate kasi ayaw nila diyan. So tinatanggal mga ka-Wormbill Philippines yung mga ganyong klaseng grubs, no? Lalo na ngayon tag-ulan, so marami-rami kasi itong kanilang anong ito, bulat yan, nasa ilalim ng puno ng mangga, kaya expected na marami talaga yung grubs, no? Kaya importante na inyong i-aerate and i-monitor ang inyong mga wormbed kasi
baka nga merong ganyong klaseng irritant or pest or predators doon sa inyong worm bed. Ano mo? Patuyin na natin to, vermicast na to. Yeah. Vermicast na to. Kasi magtatanggal naman na tayo dito eh. Isakan na natin. So yan mga ka-Wormville Philippines at makita natin marami-rami na silang naka-harvest na bulate. Kanina pa sila dito, 3 oras na yata sila dito ng pag-harvest. Mukhang wala ah. Mula. Okay, ayun, ang tataba ng kay CK na bulate. Yan po ang bulate ni CK. Ang lalaki, ang lulusog. Kasi ang ganda ng kanyang kulay. Malaki ang kulay, maganda ang kulay, nagbabayolet, matataba, at saka nakita nyo mamula-mula yung leeg niya, yung clitellium, kasi nga ay malapit na itong mangitlog, so breeder sizes ang kanilang ibebenta ngayon. So syempre, dahil breeder sizes, wala akong nakikitang napisang itlog, ay wala akong nakitang juvenile doon sa kanilang ano, yan, kaya, yan. So ngayon ding tag-ulan mga ka-Wormville Philippines, so, syempre may mga bulate din tayo na ano na tinatanggal sa ating worm bed. Yan ang mga lumbricus, no? Ito, yan. So lumbricus siya, no? Yan. So ito yung ating native na worm, no? Native yan na worm, yun. Yun. So tinatanggal nila yan. So pero wag naman natin patayin mga Wormville Philippines kasi may buhay din naman po ito. Yan. So bilog yan, no? Bilog. Yan, bilog yan. Native ba yun? So yan, nagagapak sila. So tinatanggal yan kasi hindi naman sila pa pwede mong maisama sa pagbebenta kasi pag sila'y nakasama doon sa isang salalagyanan, maano yan, napupulupotan sila ng mga African nightcrawler, nabubugbog yung kanilang katawan. So mamamatay lang sila. Kaya alisin na lang, no? Saka alisin na lang sa worm bed. Nagulat ka naman. Yan, no? See? Kaya hindi masyadong dumadami dito mga worm bed Philippines. Ayan po. Ayan po. O ayan pa, tataba ng ano nila. Grabs. O, tanggalin nyo to ha mga worm bed Philippines. Patukan nyo sa manok or iluto, no? Yeah. Baka may gustong kumain nun. Oh, masarap yun siguro. Sige, yung nga to ako na kinakabahan dito. Hindi dyan eh, yun naman yan eh. Huwag dyan. Yan. So wala nang matitira talaga sa bulati mo pag may ganyan mga ka-Wormville Philippines kasi ini, oh. Dito kasi sa akin eh. Wala naman ako dyan sa iyo eh. Masyado yun. Mukhang wala kang 1 kilo pa tong kanilang isang bed na to. Wala na silang bulate. Eh ano naman to eh, bulating lupa o oh, kuya. Bulating lupa. Native worm siya. Yan yung mga native natin na bulate, no? Mga lumbricus. So simple-simple lang mga ka-Wormville Philippines, ang ganda ng quality ng kanilang vermicast, pero kukunti ang bulate. That is the purpose mga ka-Wormville Philippines, pag ikaw ay gagawa ng composting bin mo. So hindi mo kailangan ng maraming bulate. Pag vermiculture naman, kailangan mo ng maraming bulate. Pag vermicomposting naman, konting bulate lang. Kasi yung konting bulate, tataba yun eh. And masyadong matakaw yun. Hindi sila masyadong makakapag-mate, na? Kain lang sila ng kain. Pag naman ikaw ay mag-vermiculture, maganda yung marami kasi malimit silang magkita-kita, so mabilis sila makapag-mate, no? Yan. Ganyan lang ang buhay ng bulate, ang kumain at saka mag-mate. Ang mag-mate at saka ang kumain. So, lalo na ngayon tag-ulan, mating season ng mga bulate. So, ito yung time para kayo ay makapagparami ng mas marami. No, considering Well, all factors in, no? Na sa pagpaparami ng bulate. Kasi may mga iba naman na nagpaparami pero
ang kanilang feeding habit, no, at saka preference ay hindi akma doon sa gusto ng mga bulate. Ayan. So yan mga ka-Wormville Philippines, no, binisita ko lang sila dito kasi nga ay malapit na yung order dito sa Ilocos Norte, no, and we hope na hindi natin alam kung maka-500 kilo sila dito. Kaya po mino-monitor ko po sila. Oh, maraming salamat mga Wormville Philippines sa panonood po sa akin. Don't forget po na antabayanan nyo yung aming mga susunod na mga episode kasi yun ay more exciting at saka life-changing. Kasi babaguhin talaga nito ang iyong pananaw sa buhay at ang iyong buhay mismo. Salamat. God bless us all.